What is up guys? Hey here and welcome to another vlog. And ngayon nandito tayo sa studio kasi gusto ko lang ipakita yung itsura niya after ng shoot. And babaguhin na rin pala natin yung setup. So ayan, medyo magulo or madami akong mga ginamit dun sa nakalipas na shoot. And yung shoot na natapos dito is yung review natin netong power bank na to. Yung Romos power bank na sobrang laki. Almost laging ganito every after shoot kasi pagkatapos mag-shoot, syempre yung file ilalagay mo sa computer, tapos yung battery, yung mga battery na ginamit mo is i-charge mo. So ganun, mahalaga talaga na meron kang mga extra battery. Ito NP batteries, chinarge ko lang to kasi ito yung mga nagamit ko dito sa LED light na to, kasi ito yung gamit ko dati nung hindi ko pa ginagamit as fill light, yung mas malaking Viltrox panel light na yon. So, ayan. Kaya mahalaga talaga na meron kang mga extra batteries. And then, also, syempre, yung mga batteries ng camera. Kagaya, kung halimbawa, ito yung camera na ginagamit ko na main, yung gamit niyang power supply is yung external. So, meron siyang nakakonect sa power brick. So, yung battery niya, hindi mo kailangan palitan. Pero, yung mga camera kagaya nitong ginagamit ko dito ngayon, sa battery siya talaga umaasa. So, talagang nagpapalit ka ng battery. Kaya, mahalaga talaga na meron kang extra. At lagi mo siyang i-charge. Laging full charge siya bago magsimula yung shoot. Ito rin, isa sa mga importanteng mga battery or rechargeable batteries is yung AA battery. Kasi hindi mo lang siya sa equipment sa studio pwedeng magamit. Pwede mo rin siya magamit sa mga ibang mga bagay. Gaya ng flashlight, remote, mga kung ano-ano pa. Pero itong AA batteries na to is ginagamit ko siya dito sa recorder natin. And then, dito sa mic. Hindi naman lagi kang magpapalit. Kasi kagaya na to, yung recorder natin, meron siyang external power supply or nakakonect siya sa external power source. Backup lang yung battery sa kanya. Ganon din tong mic kasi hindi naman laging nagpapalit ng batteries. Hindi naman siya ganun kalakas kumonsumo talaga ng battery. Siguro every 3 shoots nagpapalit ako or chinacharge ko yung battery niya. Napaka-convenient kapag meron kang rechargeable battery na yung magandang klaseng rechargeable battery. Kagaya na itong Anyloop. Siguro more than 7 years na sa akin itong Anyloop na to. Tapos yung mga Anyloop is Panasonic din. Tapos yung charger niya, syempre. Convenient. Though, okay rin itong Fujitsu. Mga more than 5 years na rin to na ginagamit ko. Yung battery niya. Diba? Sobrang tagal. Tapos ito, kakabili ko lang nito, EBL. Chinese brand to eh. Mas malaki kasi yung ampere rating niya. And halos kalahati yung presyo niya kumpara dun sa Anyloop. Though, hindi pa ako masyadong convinced dito sa brand na to. Pero, kasi mura lang eh. Kaya, yun. Ayun lang. Tapos ayan. Ito rin, meron din pala akong list every shoot na ginagawa ko or yung mga kailangan kong gawin. Mga notes lang. Especially kapag hindi scripted, mahalaga na meron kang notes para hindi mo makalimutan yung mga gusto mo pang sabihin. Kasi madalas makakalimutan mo yun eh. Kahit, baka kasi nagsisimula pa lang ako. Baka kasi nagsisimula pa lang ako kaya kailangan ko pa ng notes. Kasi siguro yung mga talagang matatagal na nagvo-vlog, baka hindi na talaga sila nag-notes. Pero ayan, malagay yung notes. Clapper. Ito pala yung clapper. Ang purpose lang nito is para i-sync yung audio kapag separate mo na-record yung audio sa video. Pwede naman yung clap para i-sync lang yung audio, pero kasi parang sa akin madalas ko makalimutan yung mag-clap. So medyo mahalaga na rin sa akin yung clapper na nandito siya. Kasi pag every shoot makikita ako siya, maaalala ko na i-clap siya sa simula. Para lang i-sync yung audio. Yun lang talaga ang purpose nito. Pero hindi mo naman makakalimutan, tsaka hindi naman masyadong marami yung sinushoot mo. Ang purpose niya talaga is to timestamp, lalo na kapag marami na yung sinushoot mo kasi ilalagay mo lang siya ng ganyan tapos tsaka may kaklap para alam nila kung ano yung video na kukunin. More on pang-organize talaga siya ng mga shots. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman, hindi naman ito masyadong importante. Yun nga pala guys, if meron kayong mga tanong or meron kayong gustong i-shoot about sa photography, gawin natin. Ano to eh, nagva-vlog lang ako ngayon kasi yung mga shoot dito lang natin magagawa eh sa studio. May series content na talaga ako na gustong i-topic or i-shoot eh. Kaso dahil sa pandemic, hindi ka makalabas or hindi tayo makalabas ng medyo malayo. Kaya
lahat muna ng content is dito muna iikot sa studio. Kaya if ever na meron kayong gustong malaman or itakil natin sa photography, and comment nyo lang, susubukan natin gawan ng content. Ito nga pala, ang tawag dito is dead cut. Nabili ko lang to online, around 200 pesos. Less than 200 pesos, something ganun. Ilalagay siya dito sa mic. Dito sa mic. Kasi nagre-record ako na bukas yung aircon kasi mainit dito eh, sa Pilipinas talaga. Kaya okay lang sa akin, isakripisyo ng konti yung audio quality. And ito, is nakakatulong talaga siya para mabawasan ng konti yung mga wind noise, lalo yung mga nanggagaling sa aircon. Though ito namang mic natin is meron naman siyang low pass filter. So medyo nababawasan din niya yung noise na galing sa aircon, and then pinaprocess pa rin naman natin siya. Ito pa nga pala, isa to sa mga useful na gamit ko dito sa studio, multi-tool. Kasi nandito na lahat. Hindi siya super heavy duty, pero magagawa niya na almost everything na kailangan mong gawin eh. Or kailangan mong kailangan mo ng pliers, kailangan mo ng gunting. May gunting to. Kailangan mo ng gunting, kailangan mo ng screwdriver, kailangan mo ng kutsilyo. Almost everything na kailangan mong gawin sa setup is magagawa na niya. Kaya napaka-useful talaga sa akin ng multi-tool na to. Hindi siya Leatherman, pero ano ba to? Next tool from Xiaomi. Pero ayos naman. Wala naman ng problema. Knife. Mga unboxing video. Tapos ito yung mga mini tripod. Mahalaga rin yung meron kang mga mini tripod, lalo kapag studio shoot or something. Kasi magagamit mo siya para lagyan ng mga pang fill-in light. Kagaya ng mga maliliit na ilaw, kagaya na ito. Yung mga Ylancy light, saka yung nandun. So, yun na muna siguro guys sa ngayon. Magliligpit na ako para dun sa susunod nating shoot. Thank you for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography. And also my vlogs. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate. And I will see you in the next video. Mabuhay!